magsitay na pong lahat. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugi ng kitara at ang tayo'y tumawag sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugi ng gitara at ang kaaya'yang ira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni Saint Blaise, isang obispo at martir. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kaming dumadalangin kaysa ni San Blas na iyong martir upang ang kapayapaan at pagkakasundo ay makamtan namin araw-araw, at sa iyong paglingap sumapit nawa kami sa walang maliw na buhay sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na pong lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikitunggalin ninyo sa kasalanan. Nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo? Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon. At huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya. At pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinutuwid ng kanyang ama? Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kahit palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang nalalabi pang lakas, lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay. Kundi gumaling ang paang nalinsad, magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa.
sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Pag-ingatan ninyong huwag talikdan ninuman sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Ingatan ninyo huwag sumama ang sinuman sa inyo at makagulo at makahawa pa sa iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa, ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kaniya. Alam niya na alabok, yaong ating pinagmulan, alam niyang babalik din sa alabok kung namatay. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan. Sa sino man sa kanya'y may takot at pagmamahal, ang matuwid niyang gawa ay wala rin katapusan. Yaong magtatamo nito'y ang tapat sa kanyang tipan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago at Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw niyang nilang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. At nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na pong lahat. Isang magandang araw po sa inyo lahat. Kamusta po ang inyong mga buhay-buhay? Kumpara ng mga nakalipas na taon, at ngayon, kamusta po ba? Nasaan na po ba tayo? Para bang kung babalikan mo, nung nag-aaral ka pala, halimbawa, grade school, no, elementary days, kamusta ang buhay mo noon at ngayon? Yung dati na para bang hirap na hirap kang mag-aral, pero nag-aral ka. Mahirap lang kayo,
no, wala kayong sariling sasakyan, kailangan mong maglakad patungo sa eskwelahan, pero nakagraduate ka, di ba? Tumuntong ka ng high school, hirap pa rin. Minsan walang baon, minsan kailangan mong magbaon, no, kasi siyempre walang pera. Hindi katulad ng mga kaklase mo na may pera talaga, may allowance na tinatawag, pero ikaw kailangan mong no, magluto ng isang perasong itlog, tapos lagay mo sa babaunan, yun na yung kakainin mo pagdating lang lunch. Minsan, walang pambiling project. No, minsan talaga, nasanay ka na lang maglakad, papunta at pauwi, kasi wala talagang pamasahe. Tama ba? Diba? Ganun yung hirap na pinagdaanan mo, pero kinaya mo. At marami pang mga paghihirap na parang noon, sa tingin mo, ang hirap ng buhay. Ang tingin mo sa sarili mo, parang aping-api ka. Ganyan, no? Pakiramdam mo sa buhay, unfair. Bakit yung mga kaklase mo, maayos ang buhay, yung mga magulang nasa abroad, nagpapadala, pero ikaw, no, parang ganun ba? Naalala nyo ba? Pero ngayon, tingnan mo ikaw. Di ba? Umasenso na. Umayos na ng buhay. Yung iba nga, nasa abroad na eh. Yung dating hindi mo inaakala na makakarating ka sa abroad, ngayon nasa abroad ka. Yung iba, dyan na naninirahan. Citizen na nga eh. Pero yung gusto ko lang tingnan at balikan natin yung pinagdaanan nating hirap na hindi mo ininda. Kasi kung ininda mo yung paghihirap na yon, malamang wala ka talagang mararating. Kaya maganda yung sa unang pagbasa pa lang ang sinasabi na dito, no? Hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan. Sabi, anak, huwag kang magwawalang bahala kapag itinutuwid ng Panginoon. At huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan. Kasi, sabi, pinarurusahan ng Panginoon ang iniibig niya at pinapalo ang tinuturing niyang anak. Ito ay pagsasabi lang ng ganito ang pagdidisiplina ng Diyos. Diba? Kung titingnan mo naman talaga, tinuruan lang, bakit ba tayo naghihirap noon? Eh, yun pala ay isang paraan ng pagdidisiplina sa atin para nang sa ganon, mas matuto tayong maka-appreciate ng kung ano ang mayroon tayo ngayon. Eh, kung sakali naman na ikaw ay, sa tingin mo, naghihirap ka ngayon, ito yung paliwanag sa atin na kapit lang kasi hindi naman yan basta parusa lang na pinagtitripan ka ng Diyos. Hindi lang yan parusa para dahil may ginawa kang masama. Hindi. Pinagtitibay ka lang ng Panginoon kasi may darating na pangyayari sa buhay mo na kailangan mas maging matatag ka. Halimbawa lang din, kung sakali ang sabi mo, hirap na hirap ka sa buhay, pinababayaan ka ng Diyos. Teka, tingnan muna natin, ha? Tingnan natin. Sa sitwasyon ni Jesus, ipinanganak siya sa mga magulang na sa tingin ng lipunan, mahirap. Karpentero nga lang, di ba, ang sabi? Di ba, anak yan ni Maria, ni Jose, na isang karpentero? Oh, mahirap din. Pero nabuhay naman sila eh. Kaya nga ngayon, ang sabi ng mga tao, paano siya nakakagawa niyan? Eh, di ba kilala natin yan? Paano siya naging magaling? Eh, di ba kilala natin yung kung saan siya lumaki? Ganito ngayon. Diyan kasi nagkakatalo din
o nagkakaiba-iba kung paano tayo mag-react o yung reaksyon natin sa mga sinasabi ng tao tungkol sa iyo. Eh lagi naman sinasabi, hindi hadlang ang kahirapan para hindi mo marating ang pangarap mo. Hindi hadlang kung sino ang magulang mo para hindi ka maging mabuting tao pagdating ng araw. Hindi porket hindi nakapag-aral ang magulang mo, hindi ka rin mag-aaral. Nakuha niyo po ba? Kasi ito yung madalas, katulad ni Jesus, naranasan niya, ginamit ng mga tao yung kanyang parabang kahinaan para i-downgrade, para sabihin na bakit ang galing mo? Parabang sinasabing hindi ka dapat magaling kasi anak ka lang ng karpentero. Nakuha niyo po ba? Eh kasi baka mas pinakikinggan natin yung mga pangpapahina ng loob na naririnig mula sa mga tao kaysa doon sa palakasin mo yung sarili mo at patunayan mo, kahit ganito lang kami, kaya kong maging doktor. Kahit ganito lang kami, kaya kong umasenso. Kahit ito lang ang natapos ng pamilya ko, kaya naming umangat. May kaya baka lang, no? Pag-isipan mo mabuti, bakit hindi ka umaasenso? Eh baka kasi nagpapa-apekto ka. Supposedly, para bang paangat ka na eh, di ba no? Okay ka na eh, pasulong ka na eh. Kaya lang, may nagsabing, hindi mo kaya. Ang lakas naman ng loob mo, gawin yan. Anong karapatan mo ba? Eh, nagbabasura ka lang dati. Nagtitinda ka lang dati. Okay? Pinakinggan, oo nga no. Ayaw akong tanggapin. Ay, dinamdam mo. O edi, hindi mo na tinuloy yung nasimulan mo. Kaya po pwedeng hanggang dyan ka lang o kaya bumagsak ka na. Tapos sisisihin mo ibang tao. Eh talaga namang, di ba? In reality, pag pinakinggan mo ito, paano siya nakagawa niyan? Bakit hindi ko nagawa yun? Parang naiwan ka lang dun sa kine-question ka yung kredibilidad mo, yung abilidad mo. Eh, walang nangyari. Eh, si Kristo, kahit pa sabi nga dito, kahit mismo kamag-anak niya, di ba minsan naman gano'n, no? Kamag-anak mo, kadugo mo, minsan sila mismo yung hindi maniniwala na kaya mong may maabot o marating sa buhay. Pero, aasenso ka ba kapag pinakinggan mo sila? O kaya, pag pinakinggan mo ba sila, kaya ka ba nilang bigyan ng bigas? Kaya ka ba nilang bigyan ng panggastos? Kaya ka ba nilang bigyan ng at least, pang-travel mo pagdating ng araw? Hindi naman, di ba? Mas lalo ka nga mamalitin. Mabuti na yung kahit maliitin ka ngayon, eh ginagawa mo pa rin sa abot ng iyong makakaya. Mahirap yung maliit na ang tingin ng tao sa iyo, tapos mas mamaliitin mo pa yung sarili mo, yung kakayanan mo. Eh wala talagang mangyayari. Eh ayaw naman ng Diyos yan. Kasi nga, mahalaga ka sa Diyos eh, di ba? Hindi maliit ang tingin ng Diyos sa atin. Tapos, nasabihin natin, pinarurusahan tayo ng Diyos, pinababayaan tayo ng Diyos. Eh, di ba? Babalikan ko yung kwento ko noon. Di ba? Nakaya mo eh. Hindi dahil pinabayaan tayo ng Diyos, kundi dahil bahagi na yon
ng pagpapatatag sa atin. COVID lang ito. Mayroon na tayong naranasan noon pa. O kung di natin naranasan yon, malamang bumigay na tayo ngayon. Kaya nawa po, sa panahong ito, sa pundong ito, tingnan natin, no? O ano man yung mga humahadlang sa atin, eh pag-isipan mo din ng mabuti. Baka pinapayagan mo kasing hadlangan ang paglago mo. Baka hinahayaan mo din kasi yung mga taong hadlangan yung pag-asenso mo. Hindi sila naniniwala na kaya mo. So, paniwalaan mo ang sarili mo. I-push mo yung sarili mo na kaya mo. Minsan, sa mga video sa mga social media, di ba yung kahapon na panood ko yung isang barista sa Davao, number one, top barista, yung nagtitimpla ng kape. Di ba sa mga ano yan eh, mga social na lugar yan, sa mga hotel, sa mga bar, eh naapektuhan ng pandemya, nagsara. So, anong gagawin? Pero nilakasan ng loob, sa kalye, nagtayo ng kanyang kapihan na buhay. Kumikita. So hindi kasi, mahirap kasi yung wala na tayong magagawa eh. May magagawa tayo. Sipag at tiyaga at pananampalataya sa nag-iisang naniniwala sa atin, ang Diyos. Panampalatayanan natin yan. Tiyak, mas magiging asensado ang buhay mo ngayong panahon ng pandemya. Paniwalaan mo ang Diyos na naniniwala sa iyo. Amen. Magsitayin na pong lahat. Minamahal ko mga kapatid, tinanggihan si Jesus ng sarili niyang kababayan. May pananalig nating tanggapin siya bilang ating Panginoon at Tagapagligtas. Ang ating itutugon, Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga namumuno sa simbahan, naway ipayag ang salita ng Diyos ng may katapangan at isabuhay ito ng may pananalig. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano naway maging maalab sa pagpapayag ng salita ng Diyos sa mundong hindi naniniwala sa Kanya, manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga misyonero naway magkaroon ng tiyaga at hindi manghina ang kalooban sa pag-asik ng mensahe ng Diyos, manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at yaong mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng malasakit ng kanilang mga kapamilya, manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Idalag din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya, ganun din ang lahat ng panalangin ng mga nanonood sa online at ang lahat ng misang pasasalamat, natatanging intensyon at mga kaluluwa na hiniling na ipagdasal sa oras sa ito. Ang lahat ng ito hiniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna pong lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umalis.
sambat nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ng kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin nito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni San Blas, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itiniaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si San Blas ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitasan. Magsilod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitay na pong lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paghindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod na pong lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Asaka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakanta. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala'y tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo
ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamta. Sa harap ng Diyos, manatag ka, maging matiyagang maghintay sa kanya, huwag mong kaingitan ang umiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamta. Magsitay na pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si San Blas. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Paalala, kung kayo po ay mayroong naitabing mga lumang palaspas ng mga nakarang taon, 2019, 2018, ay maaari niyo pong dalhin dito sa ating simbahan. Idaraos po ang pagsusunog ng mga lumang palaspas na binasbasan at ginamit noong mga nakaraang Palm Sunday. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday sa February 17. Ito po ay susunugin sa February 16, pagkatapos ng huling misa sa hapon. Pagkatapos din po ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusap po ang lahat na manatili lamang po sa inyong lugar. Pagkatapos ng pagbabasbas, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong inupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa gayon, maiwasan ang siksikan sa mga pintuan ng simbahan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa dambanan ng Poong Jesus Nazareno. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan na tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, binibigyan
No!